matapos ang ilang dekadang pagtatrabaho upang makamit ang kapayapaan sa Mindanao, ang Bangsamoro Organic Law o BOL ay naratipika sa pamamagitan ng isang plebisito noong 2019 sa mga lugar na napapaloob sa ARMM at sa mga bayan, munisipyo at mga barangay na nagpetisyon na maging bahagi ng BARMM. Ang naturang ratifikasyon ng BOL ang lumikha ng bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o mas kilala sa tawag na BARMM, na siyang hudyat din ng pagtatapos ng ilang dekadang tunggalian sa pagitan ng gobyerno at mga rebelding grupo. Ito rin ang nagbigay daan sa transisyon mula sa ARMM patungong BARMM. Ngunit, ano nga ba ang pagkakaiba ng bagong BARMM kung ihahambing sa ARMM? Anyo ng pamamahala? Tulad ng ARMM, ang BARMM ay mananatiling nasa pangangasiwa ng Pangulo ng Pilipinas. Kung ang ARMM ay mahiwalay na ehekutibo at legislatura, ang anyo ng gobyerno ng BARMM ay isang parlamentaryo kung saan ang legislatura at ehekutibong sangay ng pamahalaan ay magkasanib. Sa ilalim ng ARMM na nilikha ng Batas Republika bilang 6,734, ang ehekutibo at legislaturang sangay ng pamahalaan ay magkaiba at ang bawat sangay ay may kalayaang tumakbo ayon sa kanilang mandato. Ang mga residente naman ang naglulukluk sa gobernador na pangrehiyon, vice-gobernador at kinatawan ng Regional Legislative Assembly o RLA, ang sangay ng pamahalaan na siya nagpapasa ng mga batas at polisiya sa rehiyon. Ang Bangsamoro Organic Law o Batas Republika bilang 11,054 ang siyang lumikha sa Bangsamoro Parliament na may kapangyarihang ehekutibo at legislatura sa ilalim ng parlamentong anyo ng pamahalaan. Sa ganitong anyo ng pamahalaan, ang mga mamamayan ang naghahalal ng kanilang kinatawan sa parlamento. Sa kabilang banda, ang mga naihalal na kinatawan sa parlamento naman ang maghahalal ng chief minister o punong ministro. Ang naihalal na chief minister o punong ministro ang siyang maghihirang ng dalawang deputy chief ministers at mga miyembro ng gabinete. Ang halalan sa BARMM ay magaganap kasabay ng pambansang halalan, katulad ng halalan sa ARMM. Ang mga opisyales ng gobyerno naman ay maaaring maglingkod hanggang 3 termino lamang. Advisory Councils. Maliban sa miyembro ng gabinete, ang gobernador ng ARMM ay mayroon ding kinatawang tagapagpayo o Executive Council o Konsehong Pang-Ehekutibo na binubuo ng 3 deputy governors na kinatawan ng mga Kristiyano, Katutubo at mga Muslim, kasama ang mga gobernador at vice-gobernador ng bawat probinsya. Sa ilalim ng BOL, ang Executive Council o Konsehong Pang-Ehekutibo ay magiging isang mas komprehensibong Council of Leaders o Konseho ng mga Pinuno na siyang inatasan na maging tagapagbigay payo sa Chief Minister o Punong Ministro sa mga usaping pamamahala ng BARMM. Ang nasabing Council of Leaders o Konseho ng mga Pinuno ay kinabibilangan ng Chief Minister o Punong Ministro bilang Pinuno ng Konseho, kinatawan ng Kongreso mula sa BARMM, gobernador ng bawat probinsya, mga punong lungsod ng mga chartered cities, mga kinatawan ng mga katutubong hindi Moro, traditional leaders at iba pang sektor ng lipunan. Isa pang natatanging posisyon sa BARMM ay ang wali. Ang wali ang nagsisilbing titular head sa pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Ang wali ang nagsasagawa ng iba't ibang seremonya tulad ng pagbubukas ng pagpupulong ng parlamento, pangasiwa ng panunumpa sa katungkulan ng mga inihalal na kinatawan, pagbuwag sa parlamento ayon sa payo at desisyon ng chief minister o punong ministro, bunga ng kawalan ng tiwala sa pamamahala, pagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at pagdalo sa mga pampublikong seremonya o kaganapan. Sa aspeto ng hudikatura, ang ARMM at BARMM ay binibigyang kapangyarihan at jurisdiksyon ang mga korteng sharia sa mga kasong eksklusibong kinasasangkutan ng mga Muslim sa rehiyon. Sa ilalim ng BARMM, ang kataas-taasang hukuman ay may kapangyarihang bigyan ang kasalukuyang nanunungkulang mga hukom ng Sharia District at Korte
na hindi regular na member ng Philippine Bar ng sapat na panahon upang maging kwalipikado. Sa kabilang banda, ang batas ng mga tribo o katutubo ang siyang iiral sa mga kaso o di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga katutubo sa rehiyon. Tulad ng ibang ahensya ng gobyerno, kailangan ding maipaliwanag ng mga opisyal ng ARMM ang kanilang mga pondo o budget sa Kongreso. Dahil sa ganitong klase ng proseso, ang budget ng rehiyon na dapat ay autonomous ay dumidepende pa rin sa pambansang pamahalaan. Samantala, ang BARMM ay magkakaroon ng isang buong alokasyon mula sa National Internal Revenue Tax Collections ng Bureau of Internal Revenue o BIR at mga koleksyon mula sa Bureau of Customs o BOC.